Morning mga kamistri. So labas pala ako ngayon, medyo maaga-aga kasi bukas magdadrive tayo papunta ng Malbar, Batangas from Quezon City. Alright, para maaga-aga tayo umuwi mamaya at makatulog yon. Andar ko na si Click kasi Red para ready na. Nakonsumo namin 26.2 km. Okay, puno pa naman yan siya. Alright. So, yun. Abang-abang na ako ng first trip ko, delivery man o pasahero. Okay, good luck sa amin ni Red. Maganda, pagaganda ng blue sky. Yun, no? Alright. Sana mapalad ang araw namin ngayon. Okay. Alright. Keep safe. Ride safe. Yun mga kamistri, update tayo. Lumabas na pala ako kasi umalis na ako sa bahay. So dahil walang booking na makuha doon, nag move forward na ako. Nandito ngayon ako sa Dasma, Rinas. Meron na sanang booking na ako nakuha kanina mga kamistri. Kaya lang pagpunta ko sa pickup location, mga 8 times akong tumatawag, ring lang ng ring, tapos nagte-text ako, hindi mas masagot. So unang biyahe natin sana yun. So kaya lang fake, bogus na book. So may mga tao kasing ganyan, magbubook sila, parang paglalaruan lang nila yung mga rider. Kaya lang wala tayong magagawa, yun ang mentality nila. Mga ganun kasi mga kulang sa pansin. Okay, alright, so chill lang tayo, abang-abang ulit tayo. So buti na lang si Joyride Support, mabilis naman mag-cancel sa mga ganyan biyahe. Kaya ikaw, Manuelito Arenas, magbago ka na. Yung kasi nag-book mga kamistri, from Dasma to Taguig. Yun, alright. So ampere sana nung 509. So siyempre kung totoo, swerte tayo. Kaya lang bogus, fake na book. Mayroong mga taong ganyan eh, magbubook, minsan sisilipin ka lang kasi nilagay niya third floor ang pickup, sisilipin ka lang niya sa third floor, paglalaroan ka lang, tapos patawa-tawa lang siya. Yung mga ganyan, patawa-tawa lang yan sila, sisilipin ka lang sa labas habang nabibilad ka, nag-aabang, nag-aantay, tapos tumatawag. Alright, so kaya ikaw Manuelito, magbago ka na kasi baka kunin ka ng maaga ni Lord. Okay, alright. So, chill lang. So, abang-abang tayo dito mga kamistery ng totoong booking natin. Alright. So, nandito naman tayo sa Mapuno. Presko. Alright. Dati na ako nakapag dito sa spot na to. Nakakuha ako dito dati mga papuntang San Pedro. Pagitan siya ng Binyan, San Pedro. Okay, alright. Sana swertihin din tayo ulit. Okay, alright. Pag wala, talagang pakiramdam natin walang nagbubuk, kailangan na nating mag-move on. Okay, alright. So, ikaw Manuelito, bahala ka na. God bless sa'yo. Okay, alright. Chill lang. Kamistery, so, nakakuha rin tayo. From General Pia, so, medyo malayo lang ang pickup ko. 6 km, pero okay na rin. 163 pesos papunta doon sa likod, sa Salitran. Okay, from here sana masundan yung booking ni Madam. Okay, right. Nakadalawang tayo cancel, isang bogo, yung isa bogo Facebook, isa naman purigang bogo. Kaya alam, nalalayuan sa akin, malayo daw ako, tsaka mukhang nag double book si Madam. Cancel daw nung na-accept. So, abang-abang tayo. So, nakaisan na rin tayo, 163 kahit pa paano. Okay, alright. Tiyaga lang talaga. Mag-move forward ako. Patuntang ilong. Ito na kasi.
kasi ang boundary ng Dasma na yun. Nasa boundary ako ng Dasma at Imo. Okay, alright. Godspeed. Yun mga ka-mystery. Kanina yung pag-antay ko sa Imo, so wala talagang booking. Kaya nag-decide akong buwaba ng konti. Nakakuha ako doon sa may SM Paco-Or na papunta dito sa Upang Munting Lupa sa halagang 231. Tapos ang binigay ni Madam 250, hindi na siya nagpasukli. Okay, alright. Mag-aalauna na rin pati. Kaya nag-decide ako, parang halos more than 30 minutes ako nag-aantay doon. Eh, walang booking so far. Nandito na tayo sa Munting Lupa. Ang chances natin makakuha ng booking is malaki na kasi nandito na tayo sa Metro Manila. Okay, alright. So, nakadalawa na tayo. Isang 163, isang 250. 250 binigay. 231 to. Nagkaroon na rin tayo na nasa 400 pesos na rin. Okay, alright. 250 tsaka doon nun, nasa 400 na rin. Okay. Alright, so dito ang ano dito chances natin na ano, medyo malaki-laki na kasi nandito na tayo sa Metro Manila. Hindi man rush hour pero at least nandito na tayo. Okay, alright. Tsaka kailangan din natin umuwiin mamaya maaga-aga kasi bukas magdadrive ako. Kailangan ako ng 6 a.m. nasa Quezon City from 13. Alis tayo ng mga alas 4 ng morning. Okay, alright. Mystery, update tayo. So, kahit pa paano, nakatatlong pasahero na tayo. Nakakuha tayo doon sa Paranaque na papunta rito sa Pasay sa halagang 189. Pero ang binigay ni Madam is 200 pesos. Hindi na sila pasukli. So, pahinga muna tayong konti. Tapos, hindi na nabawasan na ng lamig tong tubig na to. Iinumin na natin. Pahinga muna ng konti kasi galing tayo sa init. Yan o. Yun. Alright. Mainit kesa doon sa maulan. So, nakatatlo na tayo. So, kahit paano, meron tayong parang 550. 500 plus. Mga 580. Ganun. Kasi binili ko dito. Nasa 600 na sana. So, bumili kasi ko dito. Okay. Alright. So, tiyaga lang. Kahit pa paano, meron na tayong ano, pakakuha tayo ng isa, mga na meron tayong 700 na cash. Hindi naman natin kailangan ngayon tumodo ng kayo. So, kailangan din natin pauwi at late natin mga 9 p.m. 8 to 9 p.m. ang target kung pauwi ko sa bahay. Okay. Para makapagpahinga ng maaga at makagising ng maaga. Kasi magdadrive ako bukas ng 4 wheels papunta ng Batangas, Malbar, Batangas. So, yun, alright. Okay, at abang-abang tayo. Alright. So, mga pangisi, nandito tayo ngayon sa Monumento Caloocan. Okay, alright. So, nakakuha tayo dito sa Pasay ng papunta dito sa Abagang 243 pesos. Okay. So, nakarapat na rin tayo. Meron na tayong 830 pesos. So, okay. So, antay-antay tayo dito ng pang-limang passenger natin dito sa Monumento Caloocan South. Okay, alright. Nag-aalas 3 na rin pala. So, maghahanap ako ng spot na matatambayan natin na walang good. Ako, masailan dito. Baka madali pa tayo, mahuli pa tayo. Yun o. Maraming rider doon sa ano, na nakatambay sa terminal, Monumento Terminal ng LRT. So, ayoko yan dyan. Ang iba kasi doon, naghahaban. Okay, alright. Tsaga-tsaga lang, abang-abang tayo, antay-antay ng booking. Alright. Mga ka-mystery, so Tom Jones na tayo, magumami muna tayo dito sa ano, Mamihan. Alright. So yun, tiyado, so Tom Jones na tayo. Magumami muna tayo. Galing pala sa Laloma, nakakuha ako ng dalawang delivery.
Commonwealth at isang bagong silangan. Alright, isang 158 at 149. So, 310 din lahat kasi biro ng 150 at 160. Okay. Alright, so ngayon, dahil bukas mayroon tayong commitment, hindi natin kailangan magpagabi ng todo. So, nag-aabang na ito ngayon dito ng pakabite kahit delivery or passenger na along the way. Okay, alright. Yun, mga kamistri. So, mami muna tayo, mami. Alright. Yun, mga kamistri. So, update tayo. So, mag-aalas 6 na ng hapon. Nandito pa rin ako sa pickup location ko. Mystery, papuntang Cavite delivery. May 4 na karton na tayo. So, 2 karton pa. So, overweight. Kaya, itong delivery app natin, minsan napapasubo na tayo eh. Kasi, unang-una, pauwi din. So, nilakasan ko na rin ang ano, kasi parang di tayo gabihin masyado. Kung magpapakancel na naman, si Lala, masyadong ano. Lalagyan na naman tayo ng cancellation without valid reason na naman. Walang yan. May mga client kasi mga kamistry na hindi naglalagay ng description. Sinabi niya sa akin na yung battle lang na 150 ml. Hindi naman pala ito battle. Parang mag, promo. So, magbabasa din. Eh, baka umulan pa oh. Yan oh. Bahala na. Kaya sabi ko, pahingin nila ako ng plastic para may cover ko man lang. So, mamaya, malamang ito, dito tayo. Basta i-safe lang natin ang ating ano. Kasi, hindi yung aking ano, prank. Kasi nakadagan ito. So, buti nila may dala akong tape tsaka strap ito. So, inaantay ko pa. Napakatagal, kalating oras ang ano. Ang pick-up location. So, may pipick-upin pa ako isa. Isang box daw na home decor naman. Papuntang Bacoor. Okay, tingnan natin. Wala tayong magagawa. Kailangan na natin kumuha ng booking. So, ganun talaga ang buhay ng ano? Rider delivery minsan talaga. May mga nagbubukasin po na walang description. Hindi mo alam kung ano ang kukunin. Tsaga lang talaga. Ito, makauwi lang. Kasi siya pala rin na. Tsaka ayaw ko rin magpagabi ng todo. Mapuyat kasi magdadrive tayo bukas punta na Malbar, Batangas. Okay, alright. So, 4 wheels ang daladala natin bukas. Toyota Innova na gas. Okay, alright. Tapos sa stick siya, manual transmission. Okay, alright. So, lagi nagpapadrive sa akin pagdadrive ko bukas. So, pag may mga lakad na papunta Batangas, ako ang tinatawagan talaga niya. Okay, alright. So, maganda naman ang bayad. At paano? Hindi pa tayo kukonsumo ng gas papunta galing Cavite lang papunta ng Holy Spirit, Don Antonio Holy Spirit ang ano natin ipagdadrive. So galing sa bahay all the way na ako kasi habulin ko ng 6 a.m. so kailangan doon makaalis ako ng 4:30. So isang oras kalahati or alas 4 kung makaalis sa bahay. Okay, alright. So sana hindi umulan. Matagal lang kasi mukhang sinasalansan itong ano. Kaya pala, kumuha muna ako ng isang booking kasi tagal. Pero dapat itong booking nito nila. Kasi palagay ko mahigit 60 kilos to. Dapat ito, sedan nila ibinuk. Kotse. So, kasi sa mga rider minsan, napakadelikado. Masyado mabigat na ganyan. Pag di mo makontrol, hindi bihasa. Tsaka kung maliit ang mga motor, hindi scooter ang naibook yun. Mahirap yan talaga. Cancel na naman pag ganun. Ay nako. So ito, nag-aantay. Ito ang pick-up location ko. So ang tagal. Ang interval yata pagbaba na isang box ito, 15 minutes. Ay nako. Okay. Tiyaga lang talaga. Buhay rider. Buhay delivery. Tiyaga lang. Para may nilaga. Alright. Yun mga kamisri. Update tayo. Nakapag-drop up na pala ako sa ano kanina. Bacoor. So now, dito na ako sa Langkaan, Das Marias. Alright, ito ang karga ko. Karga ni Red. Yan o. Si Red lang ang sakalam. So, yun. Yun, buti na lang hindi umulan. So, mabigat mga kamistry kasi 15 kilos ang isang box. So, 6 yan. So, 90 kilos.
legend lang ang may kaya niyan. Alright. Si Red. So ang shipping fee pala nito mga ka-mystery, 359 yung kanina, 240 binigay, 270. Okay, alright. Delivery tayo, nakuha natin. Galing Fairview at North Fairview, so delivery. So hindi naman siya tingnan na hindi ko lang. Alright. Kamistry, so nandito na tayo sa bahay. Alright, so update tayo sa ating gate. Ayan na, oh. Alright, yan na yun, no? So ito na yung sa taas. Yun, alright, yun. So meron pa yan doon, yung bakante na yan, meron pa yung design dyan. So ito na yung dalawang gate. So malapit na mabuo. Mga isang araw na lang, ayos na. So tapos canopy naman doon. Lagayin ng canopy. All right. So lapit na. Nag-iisa lang kasi siya, wala siyang assistant. All right, oh. So ang gas pala natin ngayon is 280 pesos. So maano rin. Kasi sagad tayo dahil kahapon ginamit pa natin, nagsimba pa tayo. So kasama na yung ngayon. Okay, alright. So yun ang mga kaganapan sa ngayong araw na ito. Mabigat ang pauwi namin ni Red. Alright, so nasubukan siya. So wala na siyang dragging. Yung mga dragging issue, wala siya. Dahil bagong linis ang CVT. So kailangan ko lang talaga palitan ito. Pulley drive base na set kasi ang kinabit ko is yung luma, kasi yung na ikabit ko last time na ano, yung nabili ko ng online is local siya, malambot yung pagka yung pulley, malambot yung pagka yung texture ng aluminum. Alright, so nahukay niya, nagkaroon ng kanal kaya nawalan tayo ng hatak. Na-testing ko din uli nung pagkalinis, wala talaga hatak, kaya buti nilang itinatabi ko yung mga luma. So yung luma natin, yun ang kinabit natin dito. So far ayos naman. So yun, awa ng Diyos, safe kami ni Red na nakauwi. Alright, peace out.